Hey guys, what's up? It's me, I'm TJ Francisco, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, guys, is kasi ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Ngayon lang tayo nagkaroon ulit ng content kasi hirap na hirap, pigang-piga na yung utak ko, kakaisip ng content. And kanina umaga, pagkising ko, na-realize ko na July 2018 nga pala ako nag-start dito sa YouTube. So ngayon is July 2019, so happy 1 year sa atin! Yun! Diba? Bigla ko na lang gustong balikan yung mga nangyari or kung paano ako nag-start. At pinakamalaking parte nung pag-start ko dito sa YouTube is yung iPhone 6 na lagi natin rini-review. Yung iPhone 6 na GPP na nabili ko ng worth 6,000. So, gusto ko lang kayong i-update kung ano na yung, kung buo pa ba siya, kung sira na ba siya. So, kung interesado kang malaman kung kamusta yung GPP iPhone na almost 2 years ko nang ginagamit, so just keep on watching. So ayun na nga guys, so bago natin o bago ko ipakita sa inyo yung iPhone 6 is may mga tanong lang ako na gustong sagutin. Ang una kasi maraming nagko-comment kung okay na daw po ba yung semi-FU or yung semi-factory unlock o yung walang chip sa loob pero magagamit mo pa rin yung SIM card mo. As of now po, July 18. Hindi pa po gumagana ang semi-factory unlock. Sobrang hirap po mag-activate niya. Hindi naman sobrang hirap. I mean, kung may alam ka na sa GPP ang ingay doon sa labas. So, kung may alam ka na sa GPP, madali lang siya. Tuturuan ko na rin kayo guys, pero hindi ko siya ganun maide-demo. Bali, hindi ka ngayon pwedeng mag-rekta ng GPP yung phone mo, 'di ba? Nakalock sa ibang bansa. Hindi ka pwedeng mag-rekta ngayon ng GPP chip, SIM card, tapos sasalpak mo dyan sa cellphone mo, hindi siya gagana or mag-fail lang siya or hindi siya mag-a-activate. Ang kailangan mong unang gawin is humanap ka muna ng factory unlock na cellphone is... Humanap ka muna ng factory unlock na cellphone, tapos dun mo muna isaksak yung GPP, pati yung SIM card na gagamitin mo dun sa GPP phone. Gets? Wala kasi tayong pandemo eh. Pero ganun. Then after mong isaksak yung GPP mo tsaka yung SIM card mo dun sa factory unlock na iPhone, dun mo i-edit yung ICC ID niya kasi for all you know guys, hindi na na-edit yung ICC ID sa mga GPP phone. Dun kailangan mo muna siyang idaan muna sa factory unlock para gumana dito sa GPP phone at kailangan is iOS 12.3. Yun. Kailangan 12.3 tapos or pataas yung factory unlock para ma-edit mo yung ICC ID. Tapos, pangalawang tanong is, kung ano daw ba yung inactivate mo SIM card dun sa GPP chip mo, is yun lang daw bang SIM card na yun ang gagana forever? Or, ibig sabihin, one SIM, one GPP, yun lang yun. Hindi po guys, bali, uulitin mo lang yung ginawa mo nung una na inactivate mo muna sa factory unlock yung GPP mo ay yung SIM card mo. Bali, kunwari bibili ka ulit. Naiintindihan nyo ba ako? Kunwari bibili ka ulit ng SIM card na kasi magbabago ka. Yes, magbabago ka eh. Bili ka ng SIM card tapos after mo pagbili ng SIM card, ilagay mo muna siya sa factory unlock kasama yung GPP mo dati, yung luma mong GPP kasi okay lang yon. Tapos same process, edit mo ICC ID kung saan ba, kung ano yung updated na ICC ID. Maglalagay ako ng link sa baba kung paano nyo i-check yung latest na ICC ID nyo para hindi kayo nahihirapan. Kasi marami nagtatanong sa akin ng ganun, pero komplikado ngayon ng GPP. Hindi siya tulad dati talaga na may semi-FU, ganito ganyan. Wala po tayong semi-FU ngayon. Puro kailangan may GPP chip po sa loob. At hindi ko alam kung kailan maayos, pero sure naman ako maayos, babalik din yan sa dati. Kasi gano'n naman talaga yung GPP, madalas nagkakaproblema dun about sa chip lang. Pero sa cellphone, hindi naman po siya nagkakaproblema. Kailangan lang is, hindi ka muna magre-reset, tsaka hindi ka muna magpapalit ng SIM. Kasi kung magpapalit ka, kailangan mo ng factory unlock na iPhone. Pero kung magre-reset ka, kailangan mo din. Pero pag update, safe naman po. Wala naman po tayong problema kahit naka-GPP ka. Tapos ganun nga yung GPP ngayon, wala pong problema sa update yun mga ma'am, sir. So ngayon guys is, papakita ko na sa inyo ang iPhone 6 na sobrang laki ng pasasalamat ko dito sa iPhone 6 na to. Kasi dahil dito sa iPhone 6 na to is,
nagkaroon ako ng madaming subscriber, nagkaroon ako ng content, at nagkaroon ako ng career dito sa YouTube. Bali, wait lang. Ito, cute. Ayan. Guys, nga pala, nagbago na ako ng cellphone. Ayan, nakikita nyo kasi glass itong case na to. Nagbago na ako ng cellphone, nag-iPhone X na ako, kaya ayan, susunod ko yung co-content, ayan, yung iPhone X ko. Kung ano yung what's on my iPhone X updated. So, saka lang, pawis na pawis ako. Nagpunas lang tayo ng pawis. So, ngayon, is eto na yung iPhone 6. Sa lahat, di ba nakakalam, medyo matagal lang sira yung back camera na ito. Di ba? Pero nung nabili ko to, gumagana pa. Pero nung parang, kung basta matagal lang sira yung back cam nito, hindi ko na siya pinagawa. Tapos ito na yung nangyari ngayon sa kanya. Kita nyo? Nabasag na siya. Pero alam nyo ba, yung story ng pagkabasag nito, sobrang astig. Sobrang walastig talaga. Kasi, nagmumotor ako. Tapos, pagka, di ba, may, nasa bulsa ko siya. Tapos kumukuha ako ng wallet. Tapos sumama siya. Tapos, paghugot kong ganun, nalaglag siya sa kalsada, tapos nasagasaan siya ng truck. Yun na yung nangyari sa kanya. Pero buhay pa yan. Ayan o. Buhay pa yan. Natatouch pa din siya lahat, tapos tinan nyo naman yung humbo. Ito no, pabigay na, gumagalaw-galaw na yan guys. Ngayon, hindi ko siya talaga ma-dispose or hindi ko siya maitabi lang kasi sobrang laki ng memory. Ang laking, ano ba? Paano ba yung masabi? Ang laki kasi sentimental. Sentimental value. Sobrang laki ng naging party na ito sa YouTube ko. Napakalaki ng party na ito sa buhay ko. Then, ang naging issue na lang niya is yung battery niya sobrang weak na. As in, parang 30 minutes mo na lang siya gagamitin. Kasi, so, sa dalawang taon mo siyang ginamit, wala na akong pwedeng parang ireklamo pa kasi sobrang sulit naman niya. Sobrang sulit niya. Isipin mo nga, masagasaan ka ng truck pero yung likod makinis eh. Ayan. Ayan. Diba? Yung likod niya makinis. Talagang yung harap lang niya nabasag. Nagtanong na po ako ng LCD neto. Nasa around 1.7 daw po. Pero ngayon, dahil pati yung battery sira, tuturuan ko kayo ng tips kung paano makakamura or paano ka makakadiskarte para mas mura mo mapagawa yung iPhone mo. Bali, naghahanap po ako ng iCloud issue sa online. Alam niyo po ba yung mga iCloud or yung mga nakalimutan nila yung iCloud or yung iba na pulo tas hindi na nasuli sa may-ari. So pag nireset mo po yun, hindi na natin magagamit. Diba, alam naman natin lahat yun. Tas ngayon, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng iCloud issue na iPhone 6 para makuha ko yung LCD niya, which is original pa, di ba? Kasi pag nagpapalit ako ng 1.7, sure, hindi naman yun para makuha ko yung LCD niya, then mapapalit ko pa yung battery niya, tapos makuha ko pa yung camera niya, di ba? Tapos, alam niyo ba guys, ang mga worth lang ng mga iCloud issue na iPhone 6 is nasa 1,000 lang po. Kaya, medyo mahirap lang siya humanap kasi meron ako nakikita kaso mga around Manila pa, kung luluwasin ko pa nakakatamad. Kaya dito lang ako naghahanap. Wait lang. Ngayon kasi may ingat ako kasi hindi ko na din to binubulsa or ano kasi pag to nalaglag, durug-durug na talaga. Ayun. Pati yung button niya talaga sobrang delikado na. Galaw na siya ng galaw. Ayan. Sobrang mahal ko tong iPhone 6 talaga na to. Kasi dito talaga tayo, alam nyo, di ba, yung mga subscriber ko dyan, simula nung 500 pa lang tayo, 100 pa lang, dito tayo nag-start lahat sa iPhone 6 na to. Dito talaga, as in dito talaga. Wala naman ako talagang, hindi ko naman sinisisi na marupok ang iPhone na GPP, hindi ko naman sinasabi na hindi siya matibay kasi, guys, truck na po yung sumagasa dito, oh. At screen lang yung nabasag, tapos yung loob niya, walang black na spot, wala. Di ba? Hindi ako, pero ang sinasabi ko lang is gusto ko lang i-update kayo kasi alam ko, gusto niyo din tong kamustahin kesa sa akin, mas kinakamusta niyo to. Ayun, so ngayon basag na siya, weak na yung battery niya, sira na yung camera niya, but still, gumagana. Pang-call. Hindi nga lang siya pwede pang-call kasi minsan basa yung ganito, diba? Pag nabasa itong screen na ganyan kabasag-basag, hindi mo na siya matatouch. So that's it for today's video, guys. So, sana
Sana natawa kayo. Then guys, please ilalagay ko yung ano, ilalagay ko yung link ng mga accounts ko. Let's connect, no? Add nyo ako sa Facebook, sa Twitter, and sa IG, di ba? Para if ever man lang, nakakinga ako sa inyo ng tulong kung ano yung dapat mong gawing content, and parang saya, di ba? Para magkakaibigan tayo lahat. So, yun na. So, that's it for today's video, at sana sipagin na tayo gumawa ng content, at para, alam mo yun, kasi ang goal ko ngayong year, na hindi ko alam kung aabutin ko, hanggang December, 20,000 subs. Malay natin, in Jesus' name. So, that's it for today's bye! Tatakpan ko yun, tapos mahihirap. Eto na lang, bye!